Salamat sa iyak mo, no? Ang praise sa Dubai na TV. Salamat sa mga blessing, Lord. So, the big honor sa mga pag-ibig ko. Ay, sa mga usapan, Lord. Ang alaman kung sa ilang gawin at wala ko na. Sa mga usapan ko kanya, ang noon. At ko naman ang problema ito, Lord. Magdaan ko sa mga usapan ng ayos ko. And ito, health, Lord. Thank you sa Panginoon, Daddy Lord, especially Mother, Mommy, Mother James, and my wife, Lord, and my anak, Lord, and my children, and salamat sa mga lusundan. Lord, ito sa mga Lord, sa mga usong sakit at sa lamig, Lord, sa mga pagkakawad sa mga pagkakulang, salamat sa blessing, Lord, sa mga nangyari, ang kapatuloy ko ng Panginoon, sa winning, Lord, sa And worship him, saying, "My daughter is even now dead,
Okay, patay ang aking na ubahay maliit. But come and lay thy hand upon her and she shall live. Nakita niyo yung pananampalataya ng lalaking ko, no? Na alam niya, alam, lahat ng tao mamatay, okay, may nalabi yung buhay ng Diyos. Bakit siya nalapit kay Jesus ngayon para buhay ng kanyang makinanak? So, may meaning yan, lahat po yan, no? Ibig sabihin ito, siguro may nalalaman niya, nagpipatay niya. No, kasi itong babae, hindi ko niya kung mahula, pero yung nakikita ko dito eh, bakit hindi mo haya kung matay ang isang tao tayo, namatay tayo. So, at this point, lumapit siya sa mga, no? So, nakukura rin dito, ano? Pwede tayong lumapit, so tayo laging nalapit natin mga sakit, na wala tayong laban. No? Kasi, nalapit natin yan. Mga Panginoon ay willing siyang pagalingin. May sakit, pray na. At at least na-practice natin ating mga palataya. At masaya pa yung pag natupad, di ba? So, yung mga ganyang problema, both mga kalungkot, pero opportunity. Practice, exercise yung ating faith. Maganda yan sa church. Bakit? Kasi hindi naman may loob ng Diyos na tayo lagi may sakit. So at least, kahit minsan, ikaw yung walang sakit, di ba? Yung pray, yung church, yung marami lagi. Yung pray, pero yun yan, minsan yung mga sining wala sa church, yung madalas magkasakit. Okay lang din, siyempre, we still pray for them, but maganda kung ikaw yung lagi na sa church, ikaw yung pray, tapos later, kung ikaw yung nagkasakit, ikaw yung mag-pray, di ba? So, mas makakaasa tayo, mag gano'n. Hindi yung nagkailangan tayo, kaya hihingi, tapos ako, so, anyway, nakita natin yung pananampalataya nito. At, ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya, and Jesus arose. So, siya nag-preach dito, pero may lumapit sa kanya. Anong humingi sa kanya, hindi ko sinasabing lahat ng humingi sa Panginoon is pinangbigyan niya, I believe. Na, siyempre, isa lang ang katawan niya, yung lahat yan ay lalapit sa kanya. Pero, the fact na ito'y pinangbigyan niya, it tells us na alam. So, kalooban niya talaga ito. May kita din na may ayon. So, yan. So, masaya. Pero may sumingit. Nung on way, on the way na siya, punta siya sa bahay ni Jairus, and behold, a woman which was diseased with an issue of blood 12 years came behind him and touched the hem of his garment. So, sa other gospel, medyo mas madrama pa ito kasi parang ang dami ako, ang dami tao. So, hindi siya basta mga ano. So, anyway. So, ano ba yung sakit na yun? Anong klaseng sakit siya? Anong issue ng 12 years? So, may scientific explanation ko. Ang gano'n, may nakagasa. Napakahirap nun. No? So, nangyari dito, ni hindi niya ito pala yan, sabihin pala dito. So, hinawakan yung may hem. Yung parang nakadulo lang. Either laylayan o ba yan? So, regardless kung dito o dito. Alam ko, basta yung borders yan. Sabi, borders of the, ano. So, yun, may mga ito, laki ng border. Yan. So, at nahawakan niya, okay? So, bakit? Bakit siya nahawakan? Kasi ang kanyang, ano daw, ang kanyang mga paraniwala, kasi ang Panginoon, napakamakapangyarihan, mahawakan ko lang yun kasi sa dami ng tao. At yun nga, minsan busy si Jesus, siguro. Bilis maglakad eh siya, medyo may agos siguro. Anyway, yun ang kanyang pakiwari. Hindi sinabi po ha, wala po nakitang, meron ba sa Bible na hawakan mo yung damit? Wala naman yun. Pero ganun din sa Acts naman, kanino, di ba? O daanan lang yung anino, lumalim na eh. Pero mali ba ito? Tama. Anyway, sabi nito, but Jesus turned him about, and when he saw her, he said, daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole. Kasi sabi yung made whole, ay lumalim. Kasi pag whole is buo. Sabihin, kung may infirmity ka, okay, pag ikaw ay ginawang buo, ikaw ay lumalim. Okay, sabihin na. So, hindi sinabi dito yung ano kasi yung sa isang account, sabi doon. Parang damdama ni Jesus eh, parang may humahawak sa kanya, di ba? Sabi niya sa mga disciples, sino humahawak sa akin?
takbo ng mga disipulo ng gira, naging siksikan tayo dito, sila umawang sa akin. Ibig sabihin, sinasabi doon na, alam lang Panginoon yung mga, kasi nga, tumawag, makasalanan ko, wala mo na, yung mga asal ko lang. Hindi ka naman gagaling, madalas gano'n yung pagkakala natin yun. Na yung mga gumagaling, madalas na hindi, may parang palataya din. At talagang meron. Tinatanong niya pa nga eh. Diba? Nagala natin last time. Ang sabi, inuwala ko ba? Pagaling niya. So nung, ito, hindi na binanggit. Hindi natin alam kung bakit, but again, bakit apat ang gospel, yan ay tinitingnan na. Pinapakita sa atin yung apat na angulo. Kung ano yung nangyari talaga dito. Okay. So dito, mabilis lang yung kwento. Basta pinagaling siya. Okay. By faith that made thee whole. So itong phrase na to, faith that made thee whole. By faith that made thee whole. Okay, inaabuso rin po yan. Diyan ako yung kapagay. Kasi naman, may iba sulit. Ah, kaya ang bumaling dahil sa'yo. So parang palataya mo. Okay? So again, what we always say is, faith is only as good as its object. Kung tama yung pinapanampalataya mo, tama yung dahilan din, at tama yung klase ng pananampalataya, hindi yung gagaling ako kasi may magic si Jesus o something. Kasi mabuti ako. So hindi tama yun. Kaya sinasabi dito, by faith that made thee whole, siya pa rin nagpagaling, pero dahil tama yung pananampalataya niya sa Diyos, patuloy din, nakita natin, lumapit siya. Pagsiksikan siya. At tama yung nilapitan niya, si Jesus. Okay? Kaya sabi dito, talagang siya ay gumaling. So, pwedeng tanong dito is, bakit kaya panahon nila parang napakadaling gumaling? Ito lang ito. Nahingit ako na kaya nito eh. Yeah, Diyos niya. Bakit niya hindi na lang ganun? Okay? At kaya hindi ganun? Ngayon, nasa langit na. Okay. Nung ano ni Elijah po, nung nag-pray siya, wala naman si Jesus dito, pero nangyari din, si Moses, ang kumasok ng Moses. So, ang Diyos mo, kahit nasa ano, okay lang. Pero, yeah, siguro po yung malapit na manifestation ng Diyos. Kasi minsan parang ang hirap ng maniwala kung yun ay kita. Sa time ni Jesus ay, maganda dito, nakikita nila. Panginoon, hindi lahat naniniwala. Okay? Mamaya na makikita natin mamaya yun. Hindi lahat naniniwala, pero may ibang naniniwala. So when we read this, again, masyadong mabilis yung takbo ng kwento. Kasi nga, minanarate lang. Pero always bear in mind na hindi po lahat ay, imagine natin kung ano yung mga sinaryo. May meron din dyan, minsan parang tayo. Kasi ngayon natin maniwala. Nahihirapan tayo maniwala. Yung ba sa atin, pag may nakita tayong nag-go-go against, di ba? Pag bibigay tayo ng tax, napansin nyo ba? Pag doon na, ito, binigyan natin, tapos may kasunod dyan. Pag hindi niya kinuha, wala mo sa hindi, yung next, hindi lang ito po rin. May mga ganyan kasi nagkakagayaan yan. At tayo, minsan gano'n, pag may nangina sa atin, solvein tayo, maambol eh. Ano pa kalakas yung ambol? Nahihila naman eh. Kasi yung tayo, kung tinatamad ko rin, tapos may nagsabi, ako, sige, sarali lang, nagsig ka. Sige, 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 sige. Gano'n yun eh. Ha? So, sa panahon ng pangihina, huwag tayo, ano, gayahin natin sa babae na to. Dahil ang kanyang pananampalataya, ang Panginoon ay kaya siyang pagaling, lumapit siya. Amen? So, lapit tayo, lapit lang. Hindi, marami na ako na, ano, pinag-pray ni Pastor, hindi mo nagmaling. Ano pa ba ako? Lalabi pa ba ako sa Diyos? Hindi mo alam eh. Kung ngayon mga time na wala kayong magagawa, di ba? In the scene, anak niya nagsasakit hanggang mamatay. So napakasakit nito. Pero siya naman ay lumapit sa Panginoon. At dito ang mga babae na 12 years. No, siguro, ubos-ubos na ang pera nito. No? Wala na. 12 years. Okay? So, and the woman was made whole from the earth. So, ang tanong ko, nalagpasan na natin ito, di ba, yung hindi na siya pumunta sa bahay.
Ano sa tayo doon? Oh, iba naman, may sakit ang isang bat niya. Sabi niya, Lord, pumunta. Sabihin mo lang yung salita. Ang aking nga sa tayo gagalaw. Pero ito, talagang pumunta siya. Pumunta siya doon. So, ano pagkakaiba? So, hindi natin alam. No? Either yun nga, hindi sila same ng faith. So, ito, mag-learn din naman sa pera. Hindi niya naisip yun. No? Lord, nakakaya naman sa mga lang. Sabihin mo lang. Alam mo, gagaling na lang. Ito hindi, talagang bumunta sila. So, anyway, hindi ito accident. Actually, sa isang another gospel account, ganun din eh. After niyang pupunta yung mga kay Jairus, nakasalubo niya rin itong babae ito. May 12 years na sakit. So, I believe, ano yung lesson dito? Tinga. Ang lesson dito, ano tayo, di ba? Sulitin tayo saan? Doon. Sa dulo, pero ako may padaan tayo dito. Isa, kaya tayo na i-share ulit. So, yun, wala, hindi tayo pala maging legalistic. Na, hindi, dito lang kami. Dito lang kami gusto. Okay, so sa office, kami medyo iingatan namin yan. Talagang ingat na ingat ako dyan. So, anything can happen. Mahirap naman na sa loob magtala tayo ng abilya. Dahil sa ganyan, makakuntyo pa naman yung mga boss namin. Yung mga kataas, yung mga nandito. Yung mga nandito sa line na to, mga dyanan. So, hindi na tayo. Pero still, hindi ka lang magkataon, share the word well. So, ganun ang ginawa ni Jesus. Pagpunta siya sa isang ministry, on the way, yun siyang pinagaling. Okay? Dahil may pananampalataya din. Okay? So, ngayon, anong nangyari? So, nung pumunta na siya ngayon, ano yung minstrels? Ngayon nga natin, hindi ko alam yun. So, alam mo yung mga instrument yan. Ano yung minstrels? Instrument siguro yan ng awitan. Ito na pala. Singer of folk song. Yeah. Musical. Mga songer. And when Jesus came to the ruler's house and saw minstrels and the people making noise. So, hindi nila lang kung ginagawa nito. Pero sa atin, isang ganyan din, di ba? Wala, patay na eh. So, nagtitipon sila, nakantahan. Okay? Ano sabi niya? Give place, friends. Hindi, dada kami. No? At huwag niyong gawin niya nilagawa niyo. Ang ganyan sabi dito eh. No? Bakit? Is it for the maid? Maid is the young lady. Is not dead but sleepeth. Hindi pa siya patay. Tulog lang. Sabi nito, and they laughed to his words. Nagtawanan siya, no? So, kasi nga, ganun madalas. Tayo, either minsan, pag nag-upis dito, no, may kaya gawin ang Panginoon. Dahil, hindi natin naiintindihan ng Panginoon. No, yung kaya niyang gawin, minsan na nire-rate natin siya, ito yung kaya niyang gawin, ito lang. So, binibigyan natin, iba yung unbeliever, talagang hindi naiiniwala. Kaya tayo minsan, hindi ito yung kaya niyang gawin, lagpas pa, tingin natin sa kanya, ganyan lang. So, mali, di ba? At alam niyo, pag kinawa ng isang tao, di ba, hindi lang, hindi ka lang nag-disagree, talagang ano, posible. Ha? Ganun yung unbelief. At makikita natin dito, kasi yung ibang mga panahon, kanina lang, di ba, thy faith hath healed you. At dahil itong mga tao to, hindi naman na relative ng kawawe. So, mga silent lang, mga bayit mo. Meron lang. Hindi nagpatinag ang Panginoon, no? At sinabi niya, but when the people were put forth, ano yung put forth? Put forth. Okay, itinabi, di ba? Actually, dun sa isang account, sabi na talaga pinalabas sila. So, makikita natin, ano yung sabihin nun? So, para sa atin din yan, mga Kristiyano, pag gagawa ng miracle ng Panginoon, ano yung ginagawa niya? Di ba nung sino nakakita sa mga miracle ng Panginoon? Yung transfiguration, ano yung nakakita mo? Tatlo lang. Diba? Out of the 12, and the many disciples, yung mga disciples, hindi naman lalo sumusunod sa kanya,
But out of the 12, yung 3 lang nakakita ng transfiguration. Nangyari? Ano pa? So, ang katotoo lang, may mga mutang isang Panginoon na hindi nakikita ng iba. Hindi niya talaga pinapakita. No? Sa atin, gano'n. Minsan, sa church. Lahat siya, nag-praise the Lord ng Sunday. Yung ba, nababalik ng Sunday night. Lalo hindi nababalik ng midweek service, Bible study. Sino na nakita ng kagalingan at loob ng Panginoon sa kamira kaysa? Hindi yung madalas ang loob. Wala, yung iba talaga, lalo hindi madadagaw yung panagpalataya kasi nga hindi makasumpungan, no? Paano ng Diyos. So, willing tayo. O, sige. Lahat yung nakarinig, ha? O, ito ang tayo. Hindi lahat sasama. So, sino kayo yung makakita ng kamay ng Diyos? No? Kung paano nililigtas yung mga parang hindi maniniwala, hindi mo makakilala. Pero makikinig sila. May iba. May iba hindi. Okay. Kasi yung iba, na makikinig at maliligtas, ganun-ganun lang, hindi makikita ng iba yon. Bakit kaya sila ay nakabili sa ibang bagay. Okay? So, ganun din dito. Ano yung lesson dito? Inalis na muna ito ko, pinagtatawanan niyo ako, tapos makikita mo yung miracle na gagawin ko. Hindi pwede yun. Okay? Hindi pwede yung pambihirang bagay na makikita mo, eh, hindi ka naman naniniwala. Okay? So may mga time na gano'n. May mga time na pinipili na ng Diyos yung mga pinagkakatiwalaan niya. Tulad sa transfiguration. Okay? So ito na nga. Pinalis na yung iba. Pumasok sila. Hindi sinabi dito, pero actually kasama na naman niya si Peter, James, and John. So again, hindi yung 12. So Peter, James, and John, Jesus, and the child, and si Jairus, hindi sinabi dito eh. Yung kasama sila doon, nag-pray sila, sabi doon, took her by the hand, and the maid arose. No? Nangyari, nabuhay. Okay, di na sinabi dito, paano na maghayo yung ano, mas sigurado na, mga ato. Kaya sabi dito, and the fame hereof went abroad into all that land. So sa, ano yung makikita, kasi ang dami nakikita, pati yung pinag-alamayan natin, mamaya, kasama rin, nabuhay na. Okay? So, ano yung point na dito? Ano yung point na point na? Bukod sa ang Diyos ay makapangyarihan? Pangyarihan, no doubt. Kahit siya'y pinagdududahan ng iba, hindi mo siya kailangan pagdudahan. May nagdududa yung iba, hindi. Nagdududa yung iba, hindi mo siya kailangan pagdudahan. Hindi mo nga makikita yun eh. Iba siguro nagdududa pa yun. Baka naman talaga yun. Hindi naman natin nakita eh. Hindi naman nadahin gusto pa kayo talaga. Mga gano'n eh. Pag talagang nagdududa at gusto mo magduda, hindi mo kaya manampalataya, hindi ka naniwala, makakita ka ng dahilan, explanation, explain away even the miracles of the Lord. Dahil yun. Pero anyway, nasabi dito na talagang lumagana. So ano siyang sabi natin dito? So sa event sa atin, nga, isa ako personally, isa sa mga nilalabaan ako madalas. Napakadalas, na-encounter mo dito, iba yung unbeliever, iba yung mockers, meron dyan mga, guys, ito, sumasama ng Bible study. Hindi lahat yan, ano, hindi naman kaaway, di ba? Pero, napansin niya sa akin yun. No, guys, hindi sa pinagdududahan. Pero ganun kasi ang tao, sabi niya sa Bible, sabi niya sa Jesus, he knows what is in man. Alam niya kung ano yung composition mo, eh. Alam niya eh. Mayroon mga tao na andyan lang, dahil sa pagkain, nakapagusta tayo doon. Yung iba dyan ay gusto lang makakita ng kung ano, pag wala nakita ng... Hindi naman nasulat natin ang miracle. For example, na nagbinis na siya ng 3 and a half years, di ba? So sa 3 and a half years, sabihin natin, 10 beses siya nagpakita ng matindi miracle. Of course, sa dagat, mga disipo na lang yan. Yung mga public dyan, yung mga nagpagaling, ganito. Tsaka yung nagpakain ng... Yun na yun eh. Ilang beses siya nagpakain ng 1,000? 4,000, 5,000, wala na, di ba? Dalawa lang. So, yung sabihin nito, mga ito, sabihin, narinig, may nagpakain daw doon. Eh, hindi nangyari sa, umatin siya na 10 beses, hindi nangyari, wala na. Umalis na, hindi na nagpatuloy. Okay? So, sasabi natin dito, kahit sa time natin, huwag ka maniniwala sa mga nagsasabing Kristiyano sila, kasi nag-praise the Lord din sila, may pinapakita na silang church nila, okay, sabihin ng Kristiyano sila, meron silang kasulatan, ako yung Kristiyano.
Kung doon tumayo tayo ng God, at mapagpalagay natin, ah, huwag natin sila isaulingin kasi si Kristiyano mo yun sila. No! Huh? Ito sikat ang Panginoon dito. Nung time na to, sikat na siya. Sumigat siya. Pero alam natin, nung talaga na persecute sila, yung pinakamarami nila, yung pinakamatinding grupo na 120 lang, yun yun. Matalang libo. Yung nakapakinig sa kanyang preaching, bandang uli, pinupad lang namin na yung kanyang ano, yung prophecy, mamatay siya. Siya pagkakaisahan, siya malitin, no? Maraming siyang kahihiyan. Uy, wala na yung ano, libo. So, yun ang ating lesson dito. So, ito na maniniwala ng Kristiyano dito. Alamin din natin sa sarili natin. No? Bawat isang tao na gusto mong i-win sa Panginoon, so, ikaw muna, maligtas ka, pero you have to, lahat yan isisik mo. Habang kasi, habang inaalam mong kalooban ng Diyos, lahat ng challenges, lahat ng balaki, tinitignan mo yan, babangga mo yung salita ng Diyos. So, kung ano ginagawa niya sa buhay niyo, at sa, ano mo na, nangyari sa atin, sa church, ang Christian life natin. So, tingnan mo. Hindi yan kailangan madali, pero dapat tama yung direction mo pinatahan. Amen? Sa spiritual. So, ito, hindi natin sinasabi dito ka, na dito ko kari, si Jana. No, yes. Sophia. No, hindi natin yung agad yan, ano. Uy, hindi naman ako. Hindi ko siya ng daan. Nakakapagot ako sa church. So, okay, so kahit tayo mismo ay convinced natin sa sarili natin in the word of God na totoo ang salita ng Diyos, totoo siya mismo. Kahit yung magpagaling, hindi lagi, may dahilan din siya kung bakit may mga times na nagpapagaling siya. Hindi na pwedeng pagalingin lahat at itigil lahat ng sakit. Hindi na nakasabuhan ng sakit din, may tinuturo din sa atin yan. Amen? Kaya pag may sakit tayo, bigla tayo na i-revive. Marami yan, pero talaga kay Brother Joseph, hindi ko maintindi yan. Talagang binigyan sila ng sakit. Wala pa rin, ano. Natisod kaya. Pero okay naman siya, di ba? Sa ibang tao, blessing siya. Bakit sa kamag-anak na yun, isang gano'n. Isang gano'n. Diba? So, yun po yun. So, maiksing kwento. Pero napaka-meaningful na nagpapagaling ng Panginoon, sigurado yun. Pero hintayin mo siya, humingi ka sa kanya, sa case ni Jairus, siya yung lumapit. No? Kahit siya pa yung may katayuan at nagkapagulan. So kanina, yan, sa office yun yung mga pinapakilandungan ko. Eh. Minsan di maintindihan nila. Ba't natin gawin to? No? Ba't di natin pasabugin yung ano, bongga ang ano. Hindi laging ganun eh. Minsan, doon nag-work yung Panginoon eh, na kahit simple lang kayo, yung ibang tao lalapit sa inyo. Magpapatuloy, okay? Kahit na yung iba, I'm sure. Hindi nga, nanayinig ko na yung mga nag kasi iba dyan, mga convict eh. Diba? So, ang gagawin nila sa conviction nila na parang dapat imbalbusali tayo. Ang gagawin nila doon, pag hindi nila malabanan yun, lalabasin sa ibang outlet na. So, sige, dahil hindi kasi masama doon, siguro, yung makasabihin nila, kasi na lang mag-alay, kasama doon. Ang gagawin yan, mag-go against yan. So, yun nga, buti nga na kung sumako ko yun. Pero, gano'n lang madalas gagawin mo tayo. Para lang na magkaroon sila ng dahilan. Paano may pumunta? Gano'n lang. Okay? So, kaya tayo kapatuloy. Okay, ano pa ba? Ano siguro yun? Pagaling, nakita natin yung response ng ilang tao, hindi positive lahat, pero bandang huli, ang gawa ng Panginoon nagpapatuloy. So, kaya gusto kong sabihin. So, sa amin yun, yun ang ano ko eh. Hindi ko mag-isa nun eh. Una, dide-delegate ko yung ano, parang alam na, minsan yung tao, minsan. Pag binibigyan ng taba o medyo na-encourage, pero wala, wala nag-response, sige lang. Kasi ito, default talaga yan, ito. Hindi sige. Pero buti nga simple, actually, ito nakaisip mo. Diba?
So, ganda kaisip ng folder. Ako, hindi ko naisip yun. Sabi ko, is, ano ba yun? Wala na naman yun. Life passing yun. Hindi ko naisip yun. Yun. So, okay. At least, I believe, maganda man yun. In-email ko yung aming yan. Buong SDP. Alam nila yun. Hindi na may tatanggi yun. May witness doon sa kanila. May Bible study group doon. Mag-meet. Madalas. Sila consistent. Okay? So nakita na lang sa Panginoon nyo, pinagtawanan siya. Alam niyo yung ginagawa niya. Okay? At yung tatlo, talagang malapit sa kanya. Kasi ang maaari siya ba? Peter, James, and John. Okay, tuloy po tayo. Now, ano yung kasama niya? Ito na yung ano, mga blind. So nagpagaling siya ng sampo, mga kaitongin. Pero ito, dalawang blind man. Tapos na natin yung isa, di ba? Yung isang blind man. Ito, dalawa. Ano nangyari? Crying and saying, "Thou son of David, have mercy on us." Okay, so unang bagay, kilala na si Jesus. Again, anong tao si Jesus, hindi lahat na iniwala sa kanya. Meron doon mga observers lang, hindi maniniwala, hindi lalapit sa Diyos. Kahit sa atin, ganun din. Sa isang church, sa community. Pero itong dalawang to, masasabi natin na talaga may pananampalataya. Bakit? Kasi tinatawag talaga siya at sumusunod sila. No? So ito yung nagpapatunay din ng Panginoon, hindi lahat niya tutulungan. Alam niyo ba? Minsan, yung expectation natin ng tao na ganun. Ikaw, pastor ka, nang humingi ako sa iyo ng kalimus, di mo ko pinalimus. Parang isa sa mga inisip ko dati ang hirap ng pastor. Parang expectation sa iyo. Pero nakita ko sa iyo, pastor, hindi naman pala, di ba? At ngayon, nababasa ko dito, ang Panginoon, hindi naman niya lahat is yun. Ngayon, again, yung mga mira cases sa exemptions yan. Hindi lang yung ginagawa yan. Anyway, pero nagpapatuloy itong mga dalawang blind. So, at ang sabi sa kanya, tawag sa kanya, tama ba? Thou, son of David, have mercy on us. Ang tama, no? Una, kilala niya na inaklali sila ito, yan ni David. Kung sabihin nito, ay inaklali siya na may similarity sila. Kung pala sila na sa Diyos. Okay? At sabi niya, have mercy on us. Ang tamang tao panawagin niya. Kasi, una, sila ay bulag. Nasa condition sila na hindi favorable. But hindi nila sinabi dyan, ha? Sinabi ba nila na magkano sila ng paningin? Okay, ito na natin. And when he was coming to the house, the blind man came to him and Jesus said unto them, "Believe ye that I am able to do this." So wala siya na sinabi. Nasabi lang niya, sila ay blind at have mercy on us. So parang tama yung katulad ng kanina na andun yung pagpakumbaba at inaknali sila itong taong to na anak ng Diyos ay siya yung magpapagaling sa akin at kailangan ko at this time. So sa atin ganun din. No? So sana sa inyo tayo lahat, kung hindi pa, tinitingnan mo pa rin. No? So sinasabi ko, ang tamang Panginoon ay si Jesus Christ. Sabi niya, have mercy on us. Ngayon, kasi ngayon, hindi na sila humingi. So, kasi parang obvious na. So, tayo minsan, ganoon tayo. Ako na na, yan. Ito, ito. Kung umiyak yan, maybe, alam na. Diba? Nasa oras na, ganoon. May nagpupo, ganyan. So, tayo minsan, ganoon din eh. Kasi nung bago rin ako, hindi ko alam anong mahingi ko sa Panginoon. Pero alam ko lang, marami yung kailangan sa Panginoon. At ibibigay niya. So, pag lumapit ka, yan, sa case natin, attend ka lang, may problema ka. Ngayon ka sa buhay, sila dito, salamat si Peter, ay po. Hindi po. Kasi natututo na rin yan, mga ganyang edad. Nagtatanong nga, alam mo lang paano nangyari yun, si Jesus ay baby, pero siya gumawa ng mundo. Nagtindihan mo na ba? Nangyayain ka eh. Okay, pero yan, nakikinig, basta nakikinig, may natututunan yan. Huwag lang yung takbo. Okay? So sabi niya is, "Believe you that I'm able to do this." And they said unto him, "Yes." So meron again, positive response. They have faith. Amen? So kailangan yan. Kung wala kang faith, ba't ka palumapit? Pero ba't tinanong pa ng Panginoon? Sumusunod na nga sa kanya. Diba? Tanong mo rin. Bakit?
Walang pinagkaiba sa atin. Sinisigurado natin. Doon minsan alam na natin yung iniisip ng isang tao kasi nga ginagawa natin lagi at ang Panginoon, kilala niya yung tao. Tinatanong niya pa rin, I believe, kasi nga, para yung isang tao, alam niya rin, no? Alam niya bakit ako tinanong. Kasi yung, kahit kung anong isasagot mo, minsan, doon malalaman kung ano yung iniisip, di ba? Kung yung sabi niya tayo, ganun eh, tinatanong ko. Pag hindi naiintindihan, hindi naiintindihan. Paliwanag ulit. Sinapay ko dami ng pagkakaunawa. Okay? So, tinanong niya at positive. At doon na siya, nag-act. Okay, doon na siya, nag-umpisa, kumilos. At again, kaya ng pagalingin lahat yan. Pero hinayaan niyang sila yan na nampalataya. Yun na nga, ginawa niya, touch. Then, touch he their eyes, saying, according to your faith, be it unto you. So, again, hindi na lang sinabi ka rin. Gumaling ka. No? Ganun lang, yung last time na lang, ganun din sinabi niya. Bakit? I believe, kasi binibigyan niya ng emphasis yung pananampalataya natin. Na minsan nasa atin eh. Na, yun nga, itong mga bata, tinuturong tinuturo anong naroon nila. Yung baka hindi bigyan nila ako eh. Lumapit ka doon, sabihin mo, ganun ang kailangan mo. Doon mo malalaman. Hindi, malalaman mo ba? Hindi ka hiyahiya ka dyan. So, yun, baka hindi pumayag. Pag hindi pumayag, hindi. Alam mo na kayo. Saya, alam mo pa rin. Diba? Tsaka hindi para sa'yo yun, kung hindi pumayag. Pero dito, ay nakita natin na nanampalataya kasi sila, kaya sila. Kasi sabi dito, bumaling sila eh. So, nanampalataya. So, ganun din sa soul winning. Ganun din sa soul winning ngayon, ang minsan ang hirap gawin niya kasi nga, hindi niya ang mga bago. Kasi, hindi ko alam eh. What if mali tayo sa ganito? Ako, isa sa mga inisip ko dati lagi isa niya. Baka may ibang paraan. No? Kasi yun, ginagawa ng mga lecture, siguro, ganun. So, ganda, invite natin, magandahin natin, tapos, mas baka madali silang maniwala. Hindi pala ganun, baliktad. Ang maramihan yan, tulad ng nagkukwento ka rin, na parang naawa na ako sa kanila, kaso tinanong ko yun kasi. O, parang hindi nila, parang naipilitan na lang magsalita kasi na, natanong na eh. Ayan nung para rin lang, so wala. E, wala ako masyadong time, hindi sige, pinabayaan ko eh. Yeah, so, according to your faith, dun ka mapagaling mo. So, ganun din, may mga tumanggap na masaya-masaya, pero may pagpapeke. Kung madaling gano'n yan, nanakawin ng job yung may tanong sa kanya. So, yung ba naman, ilang buwan, maging active, tapos nakawalan. So, pero iba, minsan nahihaya pa yan, kaya sila pala yung nakikinig. Kaya maganda doon. Kaya yun yung ating lesson doon, according to your faith be it unto you. Yung medyo ka lang faith mo, ganun din yun. Ba't kaya ang hina ko? Eh, pahina. Hina ka rin maniwala. Eh, ba't dito maniwala? Sinabi ng Diyos. No? Maniwala ka. Okay? Ganun din natapos doon. Ito, but their eyes were, and their eyes were open and Jesus straightly charged them saying, see that no man know it. Ito, madalas itong mangyari sa gospel. Okay? Ang nangyari, napagaling sila, praise the Lord, pero sabi ng Panginoon, huwag mong magkasabi. Ha? So, bakit kaya? Kanina, sigat na nga siya eh. Ano niyo bang sumigat false humility ba ito? Di ba, madalas yung iba dyan, kahit nga hindi totoo, nagpapagaling. Di ba? Diba? Nag-broadcast pa yan. Panginoon, baligtad. So, I believe, ngayon, sige na mabasa natin. Kasi nga, sabi niya sa ibang, my hour is not yet come. Ang sabihin, hindi pa tamang panahon, exactly, na, yun nga, kasi, alam natin yung minsan kasikatan, nakakadali na. May ginagawa sa atin yung kasikatan, di ba? Kung masyado kasikat, sa halip na magawa mo yung pwede mong gawin, yung undercover, or under the hood, di ba? At talaga kaya, mas maganda nga yung ano lang. Ayun. Pag-play natin. So, ganun ang, yun ang plan ng Panginoon. Ganun din na nangyari. Disobedient po mga ito eh. I believe siguro, ayaw niyang kaingitan siya eh. No?
Hinahanap niya lang yung mga tamang tao na papagalingin niya, isusulat sa Bible later. Okay? Pupunta na natin aral. Kung sino maniwala, maniwala, hindi. Pero ang nangyari na maraming naniwala, siguro, eh, kaya marami din mga pumupunta minsan na walang, alam mo na, hinahanap ng pagkain, may nakin. Okay? So ganun yun, hindi tamang dahilan. Anyway, yun yung nangyari. But when they departed,